guys. Good afternoon. This is Ella, OFW of Hong Kong. Welcome to my channel. How are you? Good afternoon po. I just want to show you guys kung paano ko po prepare yung mga food ng alaga ko. Actually po, ako talaga ang nagsusundo ng alaga ko. And kasama ko po yung maliit, pero it seems kailangan ni amo ng exercise, more on walking, kaya siya po ang nagsusundo at naghahatid. Kaya nga po medyo lumalaki na yung aking katawan dahil hindi na exercise. But anyway, excuse me. Makita ko po sa inyo ang food na pinrepare ko po sa alaga ko. This one. Yung broccoli po, ito po ang dinner ng aking panganay na alaga. So, yung broccoli, in-steam ko lang po yan, pero you have to wash it properly and a little bit longer in the water para mawala po yung mga, kung nag-spray man po sila dyan or whatever. Kasi pag hindi nyo po yan, nirinse maigi, yung lasa po niyan, instead of sweet, kasi dapat po sweet ang lasa niya pag kinain nyo, lalo na pag in-steam lang, ang magiging lasa po niya pag hindi nyo talaga nirinse na maigi, mapakla. So either meron po silang in-spray dyan. Yung rice po, bali more on brown rice, makita nyo po siya, hindi siya white, more on brown. So konti lang po yung white rice. So nagsaing po ako kaninang umaga, and then I fried rice this afternoon. Yung pong dark, yun po, yan po ay chicken. It's a chicken. I just marinate with I slice it small bites para po wag mag reklamo yung alaga ko. And then, minarinate ko po siya sa a little bit of salt. Parang sprinkle lang po siya talaga. And then, nilagyan ko po siya ng basil and honey. Yung pong ano niya. And then, pinaray ko lang po. Nilagyan ko ng konting oil and then fry. So, yan na po yung kanyang dinner. Kasi po, bababa po kami. Usually, teka madilim. Afternoon po, after ko siyang sunduin, pupunta po kami sa playground. Ilalaro niyo po yung mga bata rito. Otherwise, ano ka nakasabit ka? May nakasabit po. Teka lang. Isabit po muna natin yung dito. Pasensya na kayo, masyado pong hindi naman magulo. Nagkataon lang po talagang yung aming sampayan ay nandoon. Is over there. So, yun nga po, after I pick up the eldest, we have to go to the playground. Kailangan nyo po silang ilaro para po ang kanilang tulog ay maaga, because we need to send them to sleep early, because they gonna woke up early too in the morning, in the next morning. So, yun nga po, after na ma-pick up namin sila, ma-pick up ko siya, kasama ko po sometimes yung maliit, or usually talagang everyday kasama ko before, lalaro doon, and then punta po kami sa playroom, doon sa clubhouse, and then doon po sila magdi-dinner. So, pakita ko lang po sa inyo yung dinner ni Bulinggit. Ito po. Yan, kung titikman nyo po yan, sa totoo lang, yummy po siya. Super yummy. Siya po ay may, in-steam ko po yung chicken. Kung makita nyo yung mga white. Tapos, ang sangkap po ng yellow na yan ay squash. Na binake ko po muna yun. Binake and then naging smash siya. And then, meron po siyang carrots. Make sure na may carrots po kayong ilalagay. Otherwise, hindi po kakainin ng anak nyo yan dahil they usually like sweet. So, this is natural sweet. So, yung pumpkin, carrots, broccoli, at saka po zucchini,
Masarap po yun. And dinagdagan ko po ng sweet potato. Ewan ko kung makakain siya. Masyado po siyang passy. Picky po siya sa pagkain dahil nga tiny girl, kung nakikita nyo po doon sa video. At saka po, nag-ano po ako ng steam nga ng broccoli. A little bit, para po sipsipin niya. Kasi malambot naman po, kaya yan. And then, ipakain ko po sa kanya yung natirang parnips. Ella's po siya. Ella ang pangalan niya. Ella's Kitchen. Yehey! Meron na po akong brand name. Nakakatuwa nga po eh. Talagang Ella nga po. Tingnan nyo po. And my name is Ella. And it's Ella Kitchen. Sikat po yan dito sa Hong Kong. Well, actually, this is originate from UK. Yan. So, yan po ang kanilang dinner. And hopefully, si Bulinggit po, this one, ay magustuhan niya. So, hindi po basta-basta yung preparation sa kanya dahil may pagkapasing nga po. Ayan po. Ito yung kanilang kutsara. Ito yung ano ni Bulinggit. So, anihin natin siya yan. So, yan po. So, ganyan. Yan po ang kanila pagkain. Nagkaroon lang po ako ng idea to do some video. Although, ay, alam nyo po mga guys, sa totoo lang, chinek ko po yung mga video ko. So, actually, yung friend ko po, marunong siya talaga na i-connect na siya sa YouTube para i-monitor na po ng YouTube para kung meron kayong dapat na tanggalin or hindi po pasado sa kanila bago po mangyari na ma-review nila dahil kumbaga kung nakuha nyo na po yung 4,000 na hours and then 1,000 subscriber, di ba po pwede na kayong i-monetize nila. So, kung bago po mangyari yun, at least kayo pa lang po na-review nyo na po yung mga video. Eh, marunong po yung kaibigan ko na i-connect na sa YouTube. So, nakakonect na po kami. So, kami na rin po ang nag-aano kung bakit ganun yung i-review namin, kung anong ibig sabihin yung babasahin po namin. Meron po dun akong in-upload, which is nandun po kami sa Indonesia Valley. Nagkataon po kasi nga ang title ko, Daily Routine. So, of course, my being daily routine is included my two girls, which I look after po. So, hindi po maiwasan na talagang kasama po sila sa mga vlogging ko. Although, hindi ko lang po alam kung ano nang netong amo ko. Pero, anyway, yun nga po, nangyari. So, nung nireview po namin ng friend ko yung mga video ko, meron talagang pasado, yung may bilog po siyang ganun na blue. Tapos po yung tungkol po dun sa Bulinggit kong alaga, iba po yung nakalagay sa kanya. So, sabi ko, baka kung kailang matapos ko nang ma-reach yung mga requirements, eh, baka maano pa siya dahil nga may iba siyang sign na nakalagay. Kasi, nagkataon po kasi na nung in-upload ko po siya, when I upload that video, nagkataon po na she wants me to carry her. So, hindi ko man po akala eh, na talagang masasama siya pagka sa video ko. Although, hindi ko po tinatapat yung camera. So, it's really funny. Masakit pong gawin. Pero, dinilit ko po ang video. Although, meron na po siya mga viewer. So, yung isa rin po na nasa Indonesia Valley din po kami kasi doon ako nag-video, nag-record ng mga video. Yung panganay naman po ang nandoon. So, hindi ko naman po kasi talaga akalain na at least wag isama yung mga bata kung walang consent ng magulang. So, anyway, dagdagan na lang namin yung, dagdagan ko na lang yung mga video ko, record ko na ganito. Kasi po,
Hindi naman kasi ako, mga guys, basta-basta nakaka-record. You know how busy I am. Especially, the baby are here. And the mother is out of the house. She have an appointment. So, I have to look. So, I need to look after the youngest. Yung youngest po talaga, ang pinaka... They make you busy. Kasi po, 9 months pa lang siya. And she's starting to walk. Nag-walkie-walkie na po siya. May walker nga po siya. Ayan. Gustong-gusto niya po yan na tinutulak. Sana nga po ay... makita mo. But anyway, eto, mag-record na lang po as long na wala po siya, wala po sila. So, I make sure na makapag-record. Eto po yung bahay namin. Ayan po, malinis-linis na rin po. At lalagay ko lang po sa bag po yung pagkain ng mga alaga. Ito po. Hirap talaga pagka yung pong ating stand ay hindi po karapat dapat. So, ilagay po natin ito. Ako guys, pasensya na po kayong ingay na yan. Kasi po naka ano po yung volume, naka full. Dahil I make sure na magsalita po ako ng malakas. Kasi ito lang po yung chance na makapagsalita po talaga ako ng malakas at wagas. Pero pagka Sunday early po, pagka ano ko po sa inyo yung early Sunday ko, nung last Sunday na inano ko po in-upload, mahina na naman. Diba? So, thank you so much. Bye!